Bago tayo mag-umpisa, shoutout muna kila Navales Family, Val Mercurio, Lawrence Lanes, Randy Magallanes, Jai Hoson, Ramsod Angkako. Kamusta mga chong? Nandito na naman tayo para sa PBA updates, breaking news, Gio Jalalon, ititrade na, big man, papunta na sa San Miguel Birmen. At good news para sa Barangay Ginebra, Coach Team Cone, sinisigurong ready para sa Philippine Cup si Cstan Hardinger laban sa Nlex Road Warriors. At Barangay Ginebra, inilabas na ang kanilang official 15-man lineup. Aljon Mariano, Arthur De La Cruz at Mark Kagiwa hindi kasama sa Ginebra roster. Bakit naman kaya? Pag-uusapan natin yan mga chong. Pero bago yan, please subscribe at hit mo na rin ang bell at pa-support na rin ng ating Facebook page na Ballers PH para updated ka. Breaking news! Gio Jalalon, ititrade na. Big man, papunta na sa San Miguel Birmen. Ayon nga sa post ni Snow Badua sa kanyang social media account ay sinasabi nga nito na flash, Gio Jalalon on the move, will involve big man to San Miguel. Ayon nga dyan mga chong, ay mukhang tuloy na talaga ang pagte-trade ng SMC management kay Gio Jalalon. At ayon nga sa pagkakaintindi natin sa post ni Snow Badua, ay Magnolia Hotshots at San Miguel Birmen ang involved sa trade na yan. Alam naman nating lahat mga chong na hindi po pwedeng magsagawa ng trade transaction ang mag-sister team. Kaya panigurado na 3-team trade yan at ang makakasama nila dyan ay ang paborito ng SMC na Northport Batangpier. May mga rumor na Greg Slaughter to SMB, Gio Jalalon sa Northport Batangpier. Ang tanong lang ay sino ang mapupunta sa Magnolia Hotshots. Antayin na lang natin kung ano ang magiging development ng balita na yan sa mga susunod na araw. At dito naman tayo sa isa pa nating balita. Good news para sa Barangay Ginebra. Coach Team Cone sinisigurong ready para sa Philippine Cup si Cstan Hardinger laban sa Nlex Road Warriors. Ngayong kumpirmado na ang pagbubukas ng 46 season sa darating na Biyernes, ay kumpirmado na nga rin na makakapaglaro itong newly acquired ng Barangay Ginebra na si Cstan Hardinger sa kanilang debut game sa Linggo laban sa Nlex Road Warriors. Sinisiguro ni Coach Team Cone na ang 6'8 newly acquisition nila na si Cstan Hardinger ay makikita na nating maglalaro para sa paparating na 46 season. Kung matatandaan nyo sa naging interview ni L.A. Tenorio ay sinabi nga nito na bumalik ang injury ni Cstan kaya hindi ito nakasama ng ilang linggo sa kanilang team practice. Pero ilang linggo ang nakalipas ay ayon nga mismo kay Coach Team Cone sa naging interview sa kanya ay sinabi nga nito na handa na si Cstan Hardinger matapos itong makarecover sa kanyang dating injury matapos nila itong bigyan ng ilang linggong pahinga. Dagdag pa nito na nakasama na si Cstan Hardinger sa kanilang practice last 2 weeks at handa na nga ito para sa kanilang unang laro sa darating na Linggo laban sa Nlex Road Warriors. Pero ayon nga sa post ng isang PBA insider na ito ay sinasabing Cstan Hardinger will only have limited minutes to play in his first game against Nlex Road Warriors as he has just recovered from his injury. Ayon nga dyan mga chong, ay limited minutes lang ang lalaruin ni Cstan sa kanyang debut game laban sa Nlex Road Warriors dahil kaka-recover lang nito sa kanyang injury. Para sa akin mga chong, ay naniniguro lang ang Ginebra management na hindi na magti-trigger muli ang kanyang injury. Kaya limited minutes lang ang lalaruin nito. Pero tignan na lang natin sa Linggo kung makakapaglaro nga ba talaga si Cstan laban sa Nlex Road Warriors. Bago natin ituloy mga chong, sa mga gustong manalo sa ating giveaway ay i-comment nyo lang ang inyong favorite player
at i-share ang video na ito para sa ating nalalapit na giveaway at siguraduhin nakasubscribe sa ating YouTube channel. At dito naman tayo sa isa pa nating balita. Barangay Ginebra, inilabas na ang kanilang official 15-man lineup. Aljon Mariano, Arthur De La Cruz at Mark Kagiwa hindi kasama sa Ginebra roster. Bakit naman kaya? Kahapon, July 14 ay official nang inilabas ng Barangay Ginebra ang kanilang official 15-man lineup para sa paparating na 46 season ng PBA. Ayon kay Barangay Ginebra, Coach Tim Cone ay sinabi nga nito na si Aljon Mariano at Arthur De La Cruz ay nagre-recover pa sa kanilang injuries. At yan nga daw ang dahilan kung bakit hindi ito mapapasama sa opening day ng roster ng Barangay Ginebra para sa 2021 PBA season. Ngayon nga na hindi kasama sa Ginebra lineup, itong si Art De La Cruz at Aljon Mariano ay sinisiguro nga ni Coach Tim Cone na parte pa rin sila ng kanilang koponan kahit na nagre-rehab ang mga ito para sa kanilang injuries. Sinukot nga mismo ni Coach Tim Cone ang tanong about sa status ng dalawang Ginebra player na hindi napasama sa kanilang lineup. At ang naging sagot nga nito ay they are currently recovering from injuries. When they are healthy, they will return to the lineup. Ayon nga dyan mga chong, ay hinihintay lang ni Coach Tim Cone na makarecover itong si Aljon Mariano at Arthur De La Cruz sa kanilang injuries at ibabalik niya nga ito sa kanilang lineup. Sumakatuwid ay ang pinasang 15-man lineup ng Barangay Ginebra sa PBA office ay hindi pa ang pangmatagalan na lineup ni Coach Tim Cone at may matatanggal nga ulit dyan once na makarecover na itong si Arthur De La Cruz, lalong-lalo na itong si Aljon Mariano. Dahil last PBA bubble ay isa nga ito sa masasabi nating underrated forward kung saan ay ilang beses nga itong nagpakita ng magandang performance at ilang beses pa nga nitong nabuhat ang kanyang koponan mula sa pagkatalo. Nag-average ito last PBA bubble ng 8.5 points per game, 6.1 rebounds per game at 2 assists per game. Kaya expected talaga mga chong na makakabalik ito once na makarecover sa kanyang injury. Ito namang si Arthur De La Cruz mga chong ay 50-50 ang chance nitong makabalik sa lineup ng Barangay Ginebra. Dahil last PBA bubble ay 5 beses lang itong ipinasok ni Coach Tim Cone sa garbage time pa. Kaya malaki ang chance ang ituloy na ng Ginebra management ang plano nilang pag-trade dito kapalit ng future draft pick. Panigurado mga chong na ang ipinasang 15-man lineup ng Barangay Ginebra ay magbabago sa kalagitnaan ng All Filipino Conference. Pero malaki ang chance ang itong si Aljon Mariano lang ang makakabalik sa Barangay Ginebra at itong si Arthur De La Cruz ay ititrade na ng Barangay Ginebra dahil may mga bali-balita nga na inilagay na ito ng Ginebra management sa trading block para makakuha ng draft pick na mapapakinabangan nila next season. Ayon naman sa status ni Mark Kagiwa mga chong ay sinabi ni Coach Tim ay iniligay nila ito sa reserve list dahil nasa US nga ito para ayusin ang family matters nito. Pero expected naman na magbabalik ito at may permiso ng management para pumunta ng US. Pero ayon nga sa post ng isang PBA source ay sinasabing Mark Kagiwa is considering retiring from PBA after 2021 All-Filipino Conference and is open to the possibility of becoming part of Ginebra coaching staff. Ayon nga sa pagkakaintindi natin dyan mga chong, ay kinokonsidera na ni Mark Kagiwa na magretiro after ng 2021 All-Filipino Conference at magiging parte ng Ginebra coaching staff. Para sa akin mga chong, ay magandang option yan para kay Mark Kagiwa dahil kaysa masayang ang kanyang slot sa Ginebra lineup ay mas okay kung magiging parte na lang ito ng coaching staff para sa mas bata. Pero antayin na lang natin kung ano ang mangyayari sa balitang yan. Ano sa tingin nyo mga chong, sakaling makabalik sa 15-man lineup ng Barangay Ginebra itong si Aljon Mariano, Arthur De La Cruz at Mark Kagiwa, sino ang matatanggal?
I-comment mo lang dyan sa ibaba at babasahin natin yan. At yan lang muna ang balitang PBA natin, mga chong. Huwag kalimutang mag-like, comment and subscribe at pa-support na rin ng ating Facebook page na Ballers PH para updated ka sa mga PBA updates natin. At hanggang dito na lang, hanggang sa muli, mga chong.